So yan mga kasinag, bali nandito tayo sa 4th floor. At nandito yung mga magandang lalaki natin na electrician. Yan o. Oh. Yan, puro naka face mask na ngayon yung sila. Yan ang mga masisipag natin electrician dito. Kasinag, nandito tayo ngayon sa ano no, sa meter center ng project natin dito sa Tondo. At i-update natin kung natapos na ito ng ano ng kumbaga ay na kumpleto na nila ang wiring ano. Una natin is yung pinaka main natin nandito sa may tandang labas. Pero mga kasinag, ang ano nito ang pinaka enclosure nito ay stainless o Corex para kahit na maanggihan ito ng no, ng tubig hindi siya kakalawangin. So yan mga kasinag oh. Yan ang pinaka main natin is 1-6 ang pinaka main natin. So galing ng ano ng pinaka entrance natin, meron tayong apat na ano, na set ng 250mm² na wire. Tapos papasok tayo sa ano, nagbutong pit tayo. Bali pumasok tayo rito sa loob. Meron din tayong 4 sets ng 250mm². So, pumasok na siya rito sa pinaka MCB natin. Pinaka-NCB natin. Pero ito, ano na lang. Bali, may matriar na lang ang pinaka-box nito. Kasi, hindi na naman siya na-ulanan. So, dito, meron tayong main na 1-2. Pero yung pumasok natin is 4 sets ng 250. So, may naka-reserve tayo doon ng sunset. Okay, pero yung sa pinaka-load side niya ay 3 sets na lang, 3 sets ng 250mm². So mula rito pumasok siya rito sa pinaka-passbar gather natin dito. Ito yung pinaka-passbar gather. Ito yung siya. Ayan. Tapos, mula sa passbar gutter, bumaba tayo rito sa breaker gutter. Yan. Meron tayong apat na metro rito. Pero kung mapapansin nyo, maliit na lang ang ano niya. Maliit na lang ang tubo niya kasi naka-city yan. Naka-city yung wire niya. Kaya maliliit na wire na lang ang pupunta dyan sa mga meter na yan. So nabubuksan mo ba sa baba? May place ka? So yan mga kasinag, meron tayo rito na apat na breaker na 350 ampere. So bali yan ang magsusupply sa second floor, third floor, fourth floor at saka fifth floor. Yan. So ang bali ang wire niyan sa load side tumakbo na rito sa baba ng breaker gutter. Tapos pumasok siya sa rito sa wire gutter. Yan na yung pinaka wire gutter.
At nandiyan na rin yung wire na pumasok. Pero kulang pa dyan. Kulang pa yung wiring natin niya kasi kulang pa ng delivery ng wire. Tapos yung mga maliliit na ano natin, mga metro, para sa mga load na lang yung dito sa baba. Sa mga tenant dito, sa mga tenant dito sa baba. Tapos itong mga pinaka-ano natin, itong isang metro natin, naka-seaterin siya, para naman ito sa admin. Ito bali yung gagamitin ng third floor at saka ng fourth floor. So meron siyang separate panel dito. Ito yung separate panel na naka ATH yan. Naka ATH siya. Yan. Kahit hindi siya. Supply ng normal power galing na siya sa dumahan siya ng gutter. Sa pastar gutter, pumunta doon sa line side ng 1-2 na main. Tapos yung side na ito is para sa genset. So pakita ko sa inyo. Yan. Ito yung terminal ng para sa genset. Tapos ito yung terminal ng normal. Mayroon ng wire na sa normal. Pero yung sa genset wala pa. Wala pa rin kasi yung genset. Tapos ito na yung nag-supply sa mga emergency niya sa taas. Kasi naka-normal emergency yung sa third floor at fourth floor. Yan. Pero yung sa emergency natin, yung mga selected ano lang yan, load. Kaya mayroon pa rin tayong supply ng normal power natin na direkta. Tapos yun naman ano natin, nandito yung pinaka MPPC natin. Yan. Ito na yung nag-supply ng pataas hanggang sa fifth floor. Tapos ito yung sa pinaka ground floor niya. Yan. Naka-rocking lift na tayo dyan. Pumunta ng labas sa entrance natin, sa entrada. Sa entrada ng auxiliary natin. Tapos, may supply na dyan. Yan na yung nag-feed na pumunta ng itaas. Tapos yun naman sa natin, yung sa power natin, nandito naka-gadget tayo dyan. Tapos sinalot yan ng pullback. Pagkasalo ng pullback, bali ang nagtuloy na is mga pipe na. Mga GI pipe na pangkasalo. Yan yung nag-distribute sa bawat sa labas. So mga kasinag, sinalang natin yung sa taas. Mula ng second floor hanggang sa third floor. Okay. So yun mga kasinag, nandito kami ngayon sa second floor ng building na ito dito sa harbor, sa North Harbor. At sa ngayon, natapos na nila itong feeder dito. Medyo madilim lang. Ito yung pinaka main natin sa second floor. Tapos nag-distribute siya rito sa busbar gutter niya. At mula sa busbar gutter, nag-supply siya sa mga submeter ng mga tenant dito sa second floor. Yan, bali dito sa baba, meron siyang itong unit. At sa taas, may naka-install na 3 unit pero kulang pa siya ng 4 na unit ng submeter.
So, yan ang kuha natin dito sa second floor. Ang pinaka electrical layout natin dito sa second floor. So, ngayon pupuntahan naman natin yung third floor. Dito pala mga kasinag sa second floor. Nandito naman yung panel ng ano natin, auxiliary. Yung TTC natin. Yan. Layout niya. May full box siya dyan. Tapos, nagbumaba rin siya sa baba. Pero sa atin lang dito ay ano lang. Yung piping lang, rating ins. Bali, ang wiring niyan sa ano, sa IT na, yung contractor ng ano, ng auxiliary. So, mga kasinag, nandito tayo ngayon sa third floor, ano? At i-update natin yung ano nila, yung nagawa na nila rito. Na-install na nila ito itong pinaka-main, so normal power. Meron na rin siyang wire sa loob. Tapos nag-distribute siya dito sa bronze panel niya, 225. Yung pinaka-main natin is 350, ano? Nag-distribute siya dito, 225. Tapos nag-distribute siya dito sa panel board ng outlet tsaka lightings lang. Yung outlet, yung outlet mga lang. Meron din po dyang outlet. Ayan, sama-sama nga sila. Ito yung normal power na nag-distribute sa lighting at saka sa mga outlet. Tapos sa opposite side naman itong electrical room, yung emergency panel. Ito yung pinaka-main ng emergency panel. Tapos, nag-distribute siya rito. Nag-distribute siya rito sa pinaka-panel board niya. Yan, sa dalawang distribution ng emergency panel board. Kaya kompleto na tayo ng wiring dyan. Pati yung loob, may wiring na rin. Tapos yung ano natin, yung kinaka auxiliary. Yan, yung para sa telepono. Nandyan na rin yan, wrapping means lang. Galing na yun sa baba. Ito yung pinaka-panel sa third floor. Tapos nag-distribute siya ulit papunta ng IT room. Pumunta na siya ng IT room. Kaya kung nyo, kung mapapansin nyo mga kasinag, puro mga GI lang nandiyan sa loob. Kasi sila na ang mag-awaring. So, ang next naman natin is fourth floor. Tapos mga kasinag pala dito rin sa third floor, nag-install na rin sila ng lighting. Ayan o, may mga lighting na yan. Dito na ng lighting. Naka-terminate na rin yan yung mga iba. Pero yung bandaroon, kasalukuyan pa nila yung kinakabit. Yan, na-testing na rin nila, napahilaw na nila. Nakompleto nyo na nakabit yung mga ilaw. So, termination na lang. So, nakompleto na rito nakabit yung mga
lighting fixtures at sineterminate na lang yun. Pero karamihan naka-terminate na. Yan. Bali, tinitesting na rin ang electrician yung kinakabit nila kung ano, sa temporary power nila tinitesting kung walang problema. Yan ang electrician natin dito. Ito yung sinakalitma natin dito. Electrician, electrician. So, Christian, punta naman natin yung fourth floor. Ha? Ano, ano? Na-install sila. Na-install sila yung panel. So, mga kasinag, ito yung pinaka-IT room, ano? May iba rin ang contractor nito. Nakabit na nila yung mga ano nila rito, mga panel nila. Pero sa amin dito, power supply lang. So, yan ang pinaka ano namin, pinaka supply namin dito sa IT room. So, atin mga kasinag yung kinabit namin panel dito ng server. Ito mga kasinag yung pinaka panel nila, o yung panel natin dito sa ano, sa server. So kumuha ito sa emergency power. Pero ano, normal emergency yan, di ba? Ha? Normal emergency? Hindi, ano lang po, sa emergency lang. Emergency lang. Ah, sa ATS pa na yan. Sa ATS yan, di ba? O, sa ATS kumuha yan. Para pag nawala ng normal power, meron pa rin siya. Pero bakit may putol doon? Sampo. Ayan, ha? Oo. Yung isa rin. Fix niya maigi, pero ano? Ha? Hindi ako problema yun pag hindi nakapatik. Yung mga kasi na video na nakita lang tayo rito na hindi pa nakapatik na ito, bunatanggal. So, sa ano na tayo ngayon? Sa 4th floor. So, yun mga kasinag, nandito na tayo ngayon sa 4th floor. At titingnan natin kung natapos na sila rito, ano? So, nandyan na yung wiring nila. Pumunta na sa normal power. Ano? May sugat ba yun? Wala. Wala. Andiyan na yung wire nila. Nandito na rin yung main panel na 350 ampere. Tapos nag-supply ulit siya sa isang sub-breaker. Tapos nag-supply siya sa panel board. Ang main ng panel board ay 75. Ito bali yung nagsusupply sa ilaw at saka outlet. Ayan. So may wiring na sila. Hindi pa lang nila na-terminate. Yung para sa mga ilaw yan. Oh. Ilaw ano? Tapos yung galing sa baba, sa outlet. Tapos ilang side naman ng electrical room, nandito yung mga emergency panel. Ito yung pinaka main ng emergency. Tapos nagsupply siya sa panel board na mayroon siyang 125 ampere na panel board.
Tapos sa isang another panel board na mayroon ding 125 amperes na main. Yung ano natin, third floor at saka fourth floor, bali walang ano yan, walang tenant. Kasi gagamitin ito ng ano, ng pinakamay-ari ng building. Ang main natin ang ng emergency ay 250 ampere. Bali, dalawang 125 na panel board ang sinuplayan niya. Tapos yung auxiliary niya, ayan, galing sa baba. PTC, dalawang ano siya, panel, pumunta ulit sa taas, yung supply sa taas. Okay, sana naman tayo ngayon sa So mga kasinag, nandito tayo ngayon sa fifth floor. I-check natin ngayon yung mga nandito kung na. Ayan, may nandiyan yung mga wiring niya. Kaya lang parang wala pang wire yung kumawit. Yung pinaka-main niya, wala pang wire, wala pa rin. Bakit wala pa? Wala pa yung wire. Para dyan. Ah, wala pa. So wala pa raw yung ano, yung pinaka wire nito, kaya wala pang wiring. Kaya pero yung sa emergency ba yan? Mm. Yung emergency na wire nga na nila. Meron din tayo rito na main. Tapos yung panel board mo nang ano, wala pa rin. Wala pa rin po. Wala pa rin yung pinaka panel board niya. Sa emergency. Tapos yung auxiliary na, nandiyan na rin, dalawang panel. So, hanggang dito siya sa 5th floor. 6th floor, wala na. Meron doon mga aircon. Ha? Mga panel ng aircon. Hindi, yung auxiliary. Wala na doon auxiliary. So, ang auxiliary natin hanggang dito lang sa 5th floor. Meron pa kasi ito mga kasinag ng 6th floor, pero wala na raw doon. So yan mga kasinag, yung mga update natin sa mga panel. Mula ground floor hanggang 5th floor. Tapos, dito sa 5th floor may mga ano ka ba? Submeter? Ma? May submeter pa rito. Ma, meron po. Puro submeter ka. So dito may mga submeter. 5th floor, 2nd floor, yung may submeter. Tapos 3rd floor at 4th floor, yun yung gagamitin ng may-ari ng building. So yan mga kasinag, ano? Bali na na-update na natin yung mga ano, yung mga panel board ng bawat palapag. At nakita na rin natin kung alin yung mga kinakabitan ng ilaw, kasi ang delivery pa rin ng ilaw para lang doon sa ano, sa third floor. Bali sa fourth floor, wala pang delivery ng ilaw. Dito sa fifth floor, wala pa rin naman ano. Wala pang ceiling. Ceiling frame. Wala pang ceiling frame. Pero sa ano, sa fourth floor, meron na. So ready na yung para kabitan ng ilaw. Yung para sa gagamitin ng owner, third at saka fourth. Yun ang gusto lang ng ilaw. So bali yung second floor at saka itong fifth floor, yun yung para sa mga tenant. So yan mga kasinag, muna ang update natin dito sa ano, sa project natin dito sa Maipier, sa may pinakadulo ng pier. So yan mga kasinag, bali nandito tayo sa 4th floor. At nandito yung mga magigandang lalaki natin na electrician. Yan o. Yan, puro naka face mask na ngayon yung sila. Yan ang mga masisipag natin electrician dito. Masalukuyan sila na nagkakabit ng power sila na ano, ilaw, mismo ilaw lang, kasi may
nagpaparena. Bali itong fourth floor, nare-ready na nila para anytime na dumating yung mga ilaw, mapapagit na nila rito. Pero doon sa third floor, yun, nakompleto na rin nila yung install yung mga lighting fixture. So dito ang kulang na lang is lighting fixture at saka yung konting wire na kulang nila yun, at alakuya na nila na winawire. Para ready na anytime.